In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Mga kapatid, kayo po ba ay humihingi, humihiling at naghahanap ng himala? Ano ang pinakasandata natin laban sa anumang problema, laban sa anumang pagsubok ng buhay? Panalangin. Pero ang pinakamabisang panalangin ay sa pamamagitan ng pagrorosaryo. May kapangyarihan ang pagrorosaryo. Kaya naman sa araw na ito, itong ating pinapasalamatan sa Diyos. Dahil 450 years ago, nanalo ang mga Kristiyano laban sa mga Muslim, sa mga Arabo, kahit na napaka-imposible nangyari ito dahil sila ay humiling sa Diyos sa pamamagitan ng pagrorosaryo. Ano man ang pinagdadaanan mo, kung gusto mo makatanggap ka ng pagpapalat bendisyon sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Oo, tanggapin mong banal na katawan at dugo ni Kristo. Pero, pagkatapos mo magsimba, manalangin ka ng banal na rosaryo para makatanggap ka ng mga umaapaw na pagpapala at grasya galing sa Diyos. Para tayo ay maging karapat dapat magpasalamat sa Diyos sa biyaya na ating tinanggap. Para tayo ay makitang karapat dapat muli makatanggap ng kanyang banal na bendisyon sa pamamagitan ng banal na misang ito. Magpakumbaba tayo at hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, kodero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we too, whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may through the intercession of the Blessed Virgin Mary, by His passion and cross, be brought to the glory of the resurrection.
For He who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. How beautiful upon the mountains are the feet of the one bringing good news, announcing peace, bearing good news, announcing salvation, saying to Zion, your God is King. Listen, your sentinels raise a cry. Together they shout for joy. For they see directly before their eyes the Lord's return to Zion. Break out together in song, O ruins of Jerusalem. For the Lord has comforted his people, has redeemed Jerusalem. The Lord has bared his holy arm in the sight of all the nations. All the ends of the earth can see the salvation of our God. The word of the Lord. Thanks be to God. Glorious things are told of you, O city of God. Glorious things are told of you, O city of God. His foundation upon the holy mountains, the Lord's loves the gates of Zion more than any dwelling of Jacob. Glorious things are told of you, O city of God. Glorious things are said of you, O city of God. And of Zion they shall say, one and all were born in her, and he who has established her is the Most High Lord. Glorious things are told of you, O city of God. They shall note, when the peoples are enrolled, this man was born there, and all shall sing in their festive dance, my home is within you. Glorious things are told of you, O city of God. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with you. But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him a throne, the throne of David his father. He will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. But Mary said to the angel, How can this be, since I have no relations with the man? And the angel said to her in reply,
The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, and the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the sixth month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God. Mary said, Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Then the angel departed from her. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. God is good. Sobra-sobra. Sobra-sobra. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa mga walang sawang nanunood, sumusubaybay at nakikisama sa ating banal na misa. Karamihan po sa ating mga parishioners ay online. Marami pong nagpapa-shout out. Pasensya na po kung hindi ko po kayo mag-greet. But be rest assured that you're always in my prayers. Kayo pong mga lahat na mga nagpapadasal, palagi po ini-scroll ko po yan doon sa comment section. I-type nyo lang po ang inyong mga pinapadasal, ang inyong mga pinapanalangin. I include you in my silent moments. Kahit na tayo po ay magkalayo, kahit na po hindi tayo close physically, we are close spiritually. And believe that God will give you what you need and much more. Amen? Ang tawag po dyan ay pananampalataya. Ano po ang ating narinig sa pagbasa? Nothing will be impossible for God. Amen? If you just believe. Kaya, kung ang panalangin mo lang, ang masasabi mo sa dasal ngayon ay, I believe, I believe, I believe. Keep on saying that. Paulit-ulit. Kung nagsasawa ka na, kung napapagod ka na, kung nalilito ka na, kung nawawalan ka ng pag-asa, sabihin mo, naniniwala ako, nananalig ako, nananampalataya ako. At makikita niyo po, maghintay lang kayo na makakatanggap kayo ng milagro at ng pagpapala. Hindi sapat, hindi kakaunti, kung hindi sobra-sobra. Amen? Tanong lang po, just a question. Do you believe that bigger is better? Sang-ayon po ba kayo na mas malaki, mas mabuti? Ano po sa tingin niyo? Subukan niyo po. Do you need a big watch for you to know the time? Kumuha ka ng wall clock, tali mo dyan sa kamay mo. Ah, mga ngawit ka, hindi po ba? Do you need a big vehicle so that you can go to where you're going? Gusto mong magyabang? Ah, bumili ka ng dump truck. Mahal yan, hindi po ba? Oh, yun yung gamitin mo pag pumapasok ka. Gusto mo rin naman, magmayabang ka, dumating ka dun sa iyong trabaho, naka-dump truck. Mas mahal pa yan sa bago sasakyan, hindi po ba? Do you need a big spoon in order for you to eat? Kung kakain ka na din, kumuha ka na ng sandok. Ha? Pag mumanganga ka, mga ngawit ka. Hindi po ba? Do you need a big house for you to live in? For you to be happy? For you to be peaceful? For you to be comfortable? Lalo ka nga mapapagod, hindi po ba? Aanuhin mo ang 20 na kwarto, 20 na CR. Lahat yan, lilinisin mo yan. Pagkadami-dami na mga kwarto, ang titira dyan, multo. Amen? Tingnan niyo po sa Amerika. Ganyan ang pilosopiya. Bigger is better. Kaya nga po, lahat ng pagkain nila, extra large. Kaya tingnan niyo po anong epekto sa pangangatawan. Extra large din. Pero karamihan sa mga Amerikano ngayon, obese. Karamihan, unhealthy. Karamihan, meron pong sakit. Diabetes, hypertension, heart failure, cancer. San po galing yon? Dahil sa paniniwala that bigger is better. Kung si Jesus ang tatanungin, ano ba ang mas mabuti? It is not bigger
which is better, but smaller the better. Ulitin niyo nga po 'yon. Smaller is better. Ano po ang turo ni Jesus? If you have a faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move and it will move. Sabihin mo sa punong ito, numalis ka dyan, yan mismo aalis yan. Kung merong kang pananampalataya, singliit ng mustasa. We do not need a big faith. We just need faith that is true. Amen? We just need faith that is strong. Amen? Anuin mo ang pananampalataya, sabihin mo, pagkalaki-laki, pinapakita mo. Pero merong kang pagdududa. Maliit man yan, sabihin mo, Panginoon, ito ay malakas, ito ay matatag, ito ay totoo. Sapat na yan para makagawa ka ng milagro. Hindi niyo po ba napansin? Kung meron kayong rosaryo, kunin niyo. Napakaliit. Mga beads. Hindi po ba? It is small but powerful. Remember, do not say small but terrible. It is small but powerful. Ano ang pumatay sa higanting si Goliath? It is just a small stone. Bakit po nabuo itong mga maliliit na beads noong unang panahon? Ang mga beads pong ito ay rosas. Ang mga beads pong ito ay ginagamit ng mga simpleng tao, hindi po marunong magdasal. Gusto pong makisama, makisali, makiisa ng simpleng tao sa pagdarasal ng mga monghe sa monasteryo. Ginawa po nila ang rosaryong ito. Pag hinahawakan po nila, nakikiisa sila sa pagdarasal. Minemorize po nila yung kakaunting bersikulo galing sa Biblia. Kaya nga ang tawag po nila sa rosaryo is the poor man's prayer book. Ang ganda po, ano? Kahit na hindi ka marunong, kahit na hindi ka nag-aral, kahit na simple kang tao, kahit na mahirap ka, kahit na nahihirapan ka, kunin mo lang rosaryo, magdasal ka, kahit na paulit-ulit, ipakita mo, isipin mo, parang ikaw si David, kinuha mo ang isang maliit na bato at yan ay itinatapon mo, hinahagis mo, pinanlalaban mo, pinapatay mo ang problema mo. Historically, sa kasaysayan po natin mga Katoliko, proven and tested na po ang kapangyarihan ng rosaryo. How? Because during the Battle of Lepanto, 450 years ago, dihado po ang mga Kristiyano laban sa mga Muslim. Ano po ang ginawa ng Santo Papa noon? Pope Pius V. Tinawagan po niya, kinausap po niya, humiling po siya sa mga Kristiyano, pray the rosary. Pray the rosary for victory. Kahit na mas marami po mga Muslim, natalo po sila ng mga Kristiyano. Bakit? Dahil ang ating mahal na ina na magitan. Kaya nanalo po ang mga Kristiyano. At ang pagkapanalo po ng ating mahal na ina, hindi po aksidente ito. 1571, that is 450 years ago, Battle of Lepanto, nagkaroon po muli ng pagkapanalo. 1646, dito po sa Manila Bay, lumulusob po ang mga Dutch. Kakaunti lang po yung ating puwersa. Alam niyo po ilan ang baril ng mga Dutch? 470. Ang baril po natin, 68 lang. Ang mga sundalo ng Dutch, 800. Ang sundalo po ng mga Pilipino, pinagsamang puwersa ng Kastila, 400. Anong ginawa po nila? Ginamit po nila pinakamalakas sa sandata nila. Ano po? Ang rosaryo. Bago po ang gera, habang gera, ang mga sundalo, ang mga Pilipino, kinuha po ang rosaryo, nagdadasal po. At pagkatapos po ng labanan, alam niyo po ba kung ilan ang namatay sa mga Pilipino? 15 lang po. Pero mga namatay, natalo po nila ang mga Dutch, 500. Paano po nangyari yon? Hindi po ba milagro yon? Dihado tayo, kulang tayo sa barko, kulang tayo sa baril, pero nanalo tayo. It is because we have the most powerful prayer, most powerful weapon, the rosary. Kaya nga po, kung wala ka ng mapupuntahan, kung wala ka ng masasandalan, anong kailangan mong gawin? Huwag mong kalimutan magdasal, huwag mong kalimutan kunin ang rosaryo at manalangin ka. Pag hinahawakan niyo po ang rosaryo, imagine that it is Mary's hand holding you. Di po ba? Korting kamay. At tayo, pang nangihina tayo, pag tayo
ay nawawala na tayo ng pag-asa. Ano po bang magpapalakas sa atin? Di po ba wala ng iba kung hindi yung meron lang humahawak sa atin, merong gumagabay sa atin, merong hindi nang iiwan sa atin. Hindi ko po alam kung alam niyo ang kwentong ito. Isa pong binomba nila sa Japan ay Hiroshima. Karamihan po dito, Katoliko. Pero ang nag-survive po sa nuclear bomb sa Hiroshima, 8 8 Jesuit priests. Napaka-imposible po. Lahat po nasira, lahat nagkasakit, lahat namatay. Pero ito pong 8 ito, wala po kayong makikitang galos sa kanila, wala po kayong makikita na bali-bali sa kanila. Pagkatapos po ng pagkabomba, sila po ay namatay of old age. Hindi po sila naapektuhan ng radioactive material. It was a miracle. At ang tanong po, ano ang ginagawa nila bago po bombahin ang Hiroshima? They were praying the rosary. Nananalangin po sila gabi-gabi ng Santo Rosario. At ako po, personal na experience ko na Santo Rosario, alam po ng iba yan, na dahil po sa aking pananalangin na Santo Rosario, tinulungan po kami noon makabayad ng kuryente. Mahirap lang po kami. Hindi po kami makabayad ng kuryente. Nagdasal ako sa Panginoon, sana makabayad kami ng kuryente. Ang nangyari, nanay ko po tumaya ng loto, nanalo po siya. Kung gusto niyo pong manalo sa loto, ha? Alam niyo na yan, ha? But joking aside, it is because of God. It is because God hears our prayer, really, through the prayer of the Holy Rosary. Napaka makapangyarihan po ng Rosario. Kung gusto mong makatanggap niyang himala ng Rosario, kunin mo, gamitin mo, magdasal ka sa pamamagitan nito. Madalas po nakakakita ako, sinasabit nilang Rosario sa kanila sasakyan, sinasabit po nila ang Rosario sa kanila mga anak. Kung kayo po ay pupunta sa Padre Pio Chapel sa Quezon City, kayo po ba yung nakabisita na doon? You would see a lot of rosaries hanging on the ceiling. That's well and good. Kasi po, ang paniwala ng mga tao, those rosaries are their intentions and their petitions. Pero alam niyo po, kung gusto mo talagang makatanggap ng himala galing sa pamamagitan ng rosario, huwag mo lang iiwan, huwag mo lang isasabit. Ang lakas ng rosario nangyayari pag nananalangin ka at pag nananalangin ka na may pananampalataya. Amen? Kaya nga ang tanong ko po, ano yung pinapanalangin na hanggang ngayon hindi mo pa nakukuha? Ano yung milagro na matagal mo nang hinahanap? Ano yung himala na gusto mo tanggapin sa Diyos? My dear friends, the solution is already here. The rosary, the most powerful weapon that we have. Isipin niyo po, ang tagal na po nagmimilagro, ang tagal na po naghihimala ng Santo Rosario. Pero marami pa rin sa mga tao hindi nila pinapansin. Kaya nga po, yan ang ating pagdasal at panalangin. Naway, pag tayo nalilito, tayo'y naliligaw, tayo'y naghihirap, let us always pick the rosary. Let us pray with the deep faith and believe. You will receive a miracle from God through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of the Holy Rosary, which is also whom we call the Lady of Victories. Gusto mo magtagumpay sa buhay mo? Binigay ng sandata sa iyo. Please, pray the rosary every day. Kaya po, sa banalamisang ito, tayo'y magpasalamat na agad sa Diyos. Ito'y tanda ng ating pananampalataya na meron na tayong tatanggapin malapit na pagpapala at bendisyon galing sa Diyos at sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, si Maria. Sabihin natin, sama-sama, magkaisa tayo. Mahal na ina, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Victories, pray for us, now and forever. Amen. Let us now humbly pray to God our Father, who has done great things for the Blessed Virgin Mary, and continues His marvelous works in the Church. We say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Church, that in unison with Mary, it may proclaim the wonderful works of God and make His mercy known to all the nations, for He casts down the mighty from their thrones and raises up the lowly, we pray. Lord, hear our prayer. For all the peoples of the earth,
that under the impulse of the Holy Spirit, they may be gathered into the one people of God under the rule of Christ the King. We pray. Lord, hear our prayer. For harmony among nations, that through the prayers of the Queen of Peace, hatred may be laid to rest, wars ended, and all the earth enjoy prosperity and peace, we pray. Lord, hear our prayer. For those who endure illness, poverty, loneliness, imprisonment, or persecution, that the Blessed Virgin, the Queen of Mercy, may strengthen and encourage them with a mother's care, we pray. Lord, hear our prayer. For all here present, that recognizing the unique dignity of the Blessed Virgin, we may try to imitate her humility and spirit of service and to love her more and more, we pray. Lord, hear our prayer. In the silence of our hearts, let us open and say to the Lord our personal intentions. Lord God, through the prayers of the Blessed Virgin Mary, whom you have given us for our mother and queen, grant that we too may share in the fullness of your grace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Pray now, my dear friends, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Grant, we pray, O Lord, that we may be rightly conformed to these offerings we bring, and so honor the mysteries of your only begotten Son, and as to be made worthy of His promises. For He who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, to glorify your name, and on the feast day of the Blessed Ever Virgin Mary, for the overshadowing
of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions, adores, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we now acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time when he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Florentino, our Archbishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her glorious spouse, with your blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you, dear Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen, amen, amen.
full of trust and confidence. To our loving Father, let us now pray to the words that Jesus taught us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. For you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. My dear friends, behold our Lord and Savior, Jesus Christ, our Lamb of God, the one who takes away the sins of the world. Blessed are we now called to be with him in the banquet of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Thank you.
Let us pray. We pray, O Lord our God, that just as we proclaim in this sacrament the death and resurrection of your Son, so being made partakers in his suffering, we may also merit a share in his consolation and his glory. For he who lives and reigns forever and ever. Amen. Sa mga nagtatanong po kung meron pang sobra dun sa napanalunan namin sa loto, naubos na po. Huwag na po kayong humingi ng balato, no? Alam ko ang daming nagko-comment dyan, Father, balato naman. Napambayad na po namin sa kuryente. Pero may dahilan po bakit ako po ay na-assign dito sa parokya ng Our Lady of the Holy Rosary para magbigay po ng patotoo, ng pagsasaksi, a testimony that the most powerful weapon, a gift from the Blessed Virgin Mary, the Rosary, has been given to us as a powerful tool to help us so that we can be blessed, so that we can be helped in our problems and challenges. Sabi po ni Padre Pio, bago man po kayo matulog, magdasal po kayo ng rosaryo. Pagkatapos, lagay niyo po sa likod ng inyong unan o sa ilalim ng inyong kama ang rosaryo. It will protect you from evil thoughts. It will protect you from evil desires. It will protect you from negativities, from the burdens of life. Try niyo po. Iba po ang epekto. Meron po mga iba nagtatanong, Father, nagdadasal po ako pero nakakatulog po ako. Don't take that as a bad sign. That is actually something good. That is a grace from the Lord. Okay lang po yung kayo ay nagdadasal tapos makatulog. Grasya po yan. Anong grasya? Kapayapaan. Di po ba? Ang dami pong mga tao hindi makatulog dahil sa problema. So pag binigyan ka ng tulog ng Diyos, kahit na nagdadasal ka ng panalangin, magpasalamat ka. Yun lang po, sana, pag kayo po'y nagsisimba, huwag nyo naman tulugan ng pare, ha? No? But please, I urge you, let us be one in praying the Holy Rosary. First, for the transformation, conversion of sinners. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba, para sa kanilang pagbabago. But second, so that people will discover God in their life. Dahil pag wala ang Diyos, walang kapayapaan. Pag wala ang Diyos, walang tunay na tuwa at galak. Kulang na kulang ang mundo natin ngayon sa presensya ng Panginoon. Kaya napakaraming gera, napakaraming hidwaan, napakaraming away, napakaraming nagugutom at nahihirapan. Let us pray the rosary, not only for ourselves, but for others. Kaya nga po mamayang gabi, sana bago kayo matulog, take up the Holy Rosary. Pray, even one mystery. It is good if you can finish the whole mysteries. Pero kung kayo po ay makatulog, pagising nyo, magpasalamat kayo sa Diyos. Maniwala kayo, may kapangyarihan ang Santo Rosario. Naranasan ng ibang tao, nakatanggap na ang iba. Kung ikaw kukunin mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng sobra-sobra. Amen? Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us now go in peace. Thanks be to God.